guys, good day. How's everything? Ito na naman tayo sa araw na to. Pag-usapan natin ang balitaktakan at ang maugong na balita regarding kay Senator Manny Pacquiao. Bago tayo magsimula, i-greet muna natin si Kuyang Manny Pacquiao as a young entered apprentice, initiated as a young entered apprentice. Congratulations sa iyo, Kuyang Manny Pacquiao, at hopefully is magabayan ka ng lumikha sa iyong travel sa Masonry, at syempre pag-aralan mo to, kunin mo, mahalin mo siya para makita mo ang ganda ng at liwanag ng Masonry. Kasi hindi ito basta-basta man nakukuha, at kailangan mo bigay ng oras para dito, para sa pag-aaral. Anyway, congratulations again from PrinceHall Masonry. At bago ang lahat, balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan regarding sa pagpasok ni Senator Manny Pacquiao. At Senator, nga pala, kung may mga katanungan ka, tambay ka lang sa channel na to. Siyempre, Pinoy Prince Hall. At tambay ka lang dito, Senator. Baka may makuha ka na kaya-aya sa channel na to. Ayun lang naman, balik tayo guys sa ating pinag-uusapan. Ayan, shoutout sa'yo. Limeni Reed, shoutout. Keep safe dyan, syempre, kung nasan ka man. Kasi siya yung napili natin para sa araw na to. Sa kanyang katanungan na, totoo bang kasali na si Pacquiao? Yan ang katanungan niya, at sasagutin natin sa video ito. Kasi si Senator is sumali na sa samahan ng Masonry. Yan, kasali na siya, ibig sabihin member na siya. Nakita ko is entered apprentice sa Mason siya ngayon. Ibig sabihin is dumaan siya sa mga proseso. Syempre hindi naman magiging Mason yan, at hindi yan bababaan if hindi siya dumaan sa proseso. Yan ang pinasukan ni Senator Manny Pacquiao na lodge, isang mamamayang Filipino lodge, UD, ibig sabihin under dispensation, under the supervision of the most worshipful Grand Lodge of the Philippines, pre-accepted Mason. Yan, dyan siya napasali. Kaya guys, nagkakaroon ng mga haka-haka regarding sa paniniwala, belief ng Masonry, is dahil sa mga maling impormasyon yan, katulad ng video ito. Yan, pakinggan nyo ang mga video ito. Tingnan nyo rin kung sa tingin nyo is tama ba or nararapat ba siya. Kasi para sa akin ha, hindi ka pwedeng magbitaw ng impormasyon na hindi ka sigurado. Kasi magkakaroon ng disharmony yan sa mga nakikinig, sa mga subscriber mo, sa mga sumusunod sa'yo. Syempre, kung ano yung sasabihin mo dyan, paniniwalaan nila yan, pwede nilang paniwalaan, at pwede din namang hindi. Kaya ito guys, check natin yung maliit na clip, video clip na to, na galing sa isang YouTuber at galing sa isang magaling na analyst. Sumali ka daw sa dito sa grupo na ito, mga Mason. Ang sabi ng iba, hindi ko ako ha, wala ako akong idea dito. Sabi nung iba, ha? Sumali ka daw diyan para mas marami ka pang, syempre, sabi nga sa politika, politics is addition. Okay? So lahat ay gagawin mo. Kung kailangan mong mag-igib, mag-iigib ka. Kung kailangan mong gagawin mo talaga. Kahit na baluktot sa prinsipyo mo. Sir, alam naman po natin ng Mason eh. Alam naman natin kung anong meron diyan. Sa katunayan, okay, i-google ninyo ang history ng Mason. Even Protestant are against it. Bakit? May iba hong paniniwala ang Mason. Even Catholic Church itself is against Mason pag ginugol nyo yan. Okay? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ayan oy, ayon sa pagtiningnan nyo, i-research nyo, kayo mag-research mismo. Oh, hindi ho ako nagsabi niyan. Okay? So in other words, it can be true, it can be not true, na o false, sabihin na natin, na ang Mason is a different belief. Okay? Sabihin na natin, hindi siya true. Okay? Yung mga accusation ng mga Catholic Church o accusation ng Protestant kung saan ang kinabibilangan mo. Sabihin na natin, hindi true yung accusation na yon. Pero somehow,
merong nasa ano siya, nasa gray area ng buhay natin. Ayan, sabihin, gray area ng society. Pero in terms of belief ng mga Catholic Church, i-research nyo po against who sila doon. Nakita ko yon. Yung mga Protestant, ganun din. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Medyo nasa gray area. If nasa gray area yan, okay? So, sa madaling salita po, hindi ko sinasabi ha, hindi ko sinasabing masama Mason, ulitin ko, pero as a Bible-believing person, ikaw, which is minsan pa nga nagtuturo ka, sana man lang, doon ka na nagsa-play sa play ng safe side. Eh kaya lang, ang dating kasi nito, sabi daw ha, sabi daw, nung nag-send sa akin nito, eh parang gusto mong kunin lang yung boto ng mga Mason brothers o yung mga membro ng Mason. So anong ibig ko lamang pong sabihin, parang dito pa lang, medyo nababaloktot na ho ata yung prinsipyo nyo, Sir Manny. Huwag po sanang ganon. Ayan guys, siguro naman nakikita nyo or napakinggan nyo ang maliit na video na yun. Sabi doon, isa ayaw daw ng Catholic Church at ng mga Protestant ang paniniwala or belief ng Masonry. Dahil wala silang idea kung anong meron nito. Ang Masonry guys is napaka-religyoso niyan. At lahat ng reliyon ay tanggap ng Masonarya. Tanggap yan ang Masonry. Kahit anumang reliyon yan, tanggap ng Masonry yan. Ganyan kagaling ang sistema ng Masonry. Kaya hindi nyo sasabihin na iba ang paniniwala ng Masonry. No, mali. Mali po yan. Lahat ng narinig nyo sa yung napanood nyo na maliit na video galing sa isang YouTuber, isa mali. Hindi siya, walang katotohanan. Kaya dapat hindi kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi kayo sigurado. Nakakahiya yun. Ibig sabihin, fake news. Ayun. Gray area daw ang Masonry sa when it comes to belief. Yan, mali na naman. Paano mo nasabi na nasa gray area kung hindi ka naman Mason? Sabihin mo sa amin yan kung Mason ka. Kung hindi ka Mason, wala kang karapatan magsalita ng belief o yung mga bagay na ginagalawan sa loob at mga bagay na pinaniniwalaan ng isang Mason. Kasi hindi ka naman Mason eh. Kaya mo nasasabi yan dahil wala kang idea. Yan, para sa akin ha. Sa tingin ko is yun ang mga isang magandang bagay kung bakit nakakapagsalita kayo ng ganyan about Masonry yan. Kung sa pag-uusapan naman natin isang politics at ang religion, kasi ang totoo hindi pinag-uusapan sa Masonry yan, politics at religion, kasi infinite yung usapan na yan, walang mananalo dyan. Disharmony ang mangyayari dyan, kaya yan hindi pinag-uusapan ng Masonry yan. Kung pag-uusapan naman natin is yung bakit daw pumasok itong si Senator Manny Pacquiao mag-e-election. Hindi naman natin masasabi yan dahil dumaan si Senator Manny Pacquiao sa isang proseso. Dumaan siya sa isang proseso kaya siya napagbigyan sa pagiging entered apprentice niya. Kasi kung hindi yan dumaan sa tunay na proseso, ibig sabihin, hindi yan, wala yan dyan. Ibig sabihin, black yan. Or kung hindi matinuyan si Manny, si Senator Manny Pacman, the Pacquiao, wala yan dyan. Hindi yan magiging Mason. Kung bulastog yan na politician, hindi makakapasok yan. Ang mga Mason guys is nag-aaral yung mga yan. Yung mga yan is may mga bagay na pinag-aaralan in general. Hindi yan basta-basta. Para sa akin, yun ang pagkakaintindi ko at yan ang travel na napuntahan ko sa Masonry. Ang sabi pa guys dun sa vlog na yon is a Bible believer daw si Senator Manny Pacquiao. Kaya nga siya sumali sa Masonry dahil Bible believer siya. Mali yung sinasabi niya na dapat nasa safe area lang siya of safe zone regarding sa belief. Kasi hindi nyo naman alam kung anong belief ng Masonry. Dapat di kayo nagsasalita ng ganon. Kung malalaman nyo lang, guys, ang sinasabi nga sa Masonry, the Holy Bible is the rule and guide of our faith. Tapos sasabihin nyo, iba ang paniniwala ng Mason?
Ang sabi pa nila guys is ano daw, bakit daw ngayon lang? Hindi naman natin alam kung kailan si Manny Pacquiao nag-knock or naging seeker ng lodge na yon. Hindi natin po lang makakapagsabi. Ang makakapagsabi lang yan is yung mga tao sa loob ng lodge mismo. Pati ano yan, dumaan yan sa proseso, pinagbotohan, umikot, nag-circular ang pangalan, at hindi siya na-block, ibig sabihin tinanggap. Kaya siya nandyan ngayon. Kaya dapat, bago tayo magsalita, is dapat sigurado tayo sa ating binibitawan para hindi tayo nakakasakit ng kapwa natin. Gaya na sinabi ko guys, yung pagpasok ni Senator Pacquiao sa Masonry is hindi yan basta-basta kinakasa. Meron yung mga paperwork, investigation. Siyempre, meron yung may botohan yan. Ilang beses yung pinagbobotohan, may mga panel interview yan. Hindi yan basta-basta. Kaya wag sana tayo magbabato ng mga bagay na hindi tayo sigurado. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko si Senator Pacquiao ha. Dahil yun ang nararapat at dahil yun ang sistema na meron dito sa Masonry. Hindi ito basta-basta. Hindi yan basta-basta. Oh, sige, ikaw, pasok ka na dito. Hindi ganun guys. Maniwala kayo sa akin. Oras. Oras ang kailangan dito. Sa pagkakataong ito, isa... itama naman natin ang ating mga impormasyon na bibitawan natin para hindi tayo makasakit ang ating kapwa. At kung pag-uusapan naman natin guys is yung political travel ni Senator Manny Pacquiao, isa hindi pangahawakan ng Masonry yan kasi ano yan, politics yan, hindi pinag-uusapan sa Masonry. Ang tinitingnan dito is yung tao mismo. Ang tinitingnan dito is kung gaano ka kabuting tao. Ang tinitingnan dito is kung wala ka bang napuperwisyo, hindi ka ba ganid sa mga bagay-bagay. Hindi rin naman tayo makapagsalita kay Senator Manny Pacquiao kasi hindi din natin siya kilala bilang tao. Pero alam natin maraming charity itong ginagawa galing sa sarili niyang bulsa. Rare ang ganong politician, alam natin yan. Rare ang ganyang politician na nagbibigay ng sarili niyang pera para sa kapakanan ng iba. Alam natin yan. Ito lang COVID, pandemic COVID. Nag-donate yan ng madaming test kit para sa mga tao na galing sa bulsa niya. So, sa tingin ko naman isa, mabuting tao naman ito si Manny Pacquiao. Yun lang ang pupuntahan natin pero hindi na natin pag-uusapan guys kung... tatakbo ba siya bilang presidente ng Pilipinas? Hindi na. Walang pakialam ang Masonry dyan. Ang Masonry, ang pinaka-aim ng Masonry is magpasok ng mga taong makakatulong at magbibigay ng honor sa fraternity. O nga pala, ang Masonry is isang fraternity, hindi ito religion. Kaya huwag niyong ikukumpara o yahambing ang Masonry sa religion kasi walang salvation sa Masonry. Guide lang ito ng mga tao para mapabuti sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Yan guys, sana naman maliwanagan kayo at sana huwag tayo magbato ng basta-basta sa mga bagay na hindi tayo sigurado kasi nakakahiya lang yung ganun, parang chismis yung ganyan eh. Nangyayari tuloy is halatang walang pag-aaral at halatang walang idea sa mga bagay na binibitawan. Oh, baka naman si Senator Manny Pacquiao lang kilala nyo na sikat na politician. Madaming politician guys na miyembro ng Masonry. Oh, baka si Senator Dick Gordon, si Senator Tito Soto, si Bistek, si Orme. Oh, sino pa? Yan is ilang politician lang na baka mga hindi nyo kilala na miyembro ng Masonry. Sikat lang siguro si Senator Manny Pacquiao kasi ano siya eh, pambansang kamao ba naman? Paano ka ba naman hindi sisikat nun, di ba? Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa araw na to, sa ating paksa. At congratulations nga pala na napili natin para sa paksang ito. Ito yung paksa niya. Ang tanong niya kasi isa, kung si Senator Pacquiao ba daw is Mason na. Yan. At pumipili pa rin tayo sa mga subscriber natin at mga nagtatanong regarding sa